Okay, good morning. Welcome back po. So this time, so kanina natapos po natin yung line art. This time is the hardest part. So sa mga pinakamahirap na steps is shadings. So first is unang-una, make sure na sa solid color ulit tayo. And gagawa pa tayo ng shadings. So ang kulay na gagamitin po natin is yung pangalawang kulay. This one will be the base color na ating output or ng ating art. So skin tone gagawin po natin, we're going to trace the face. Okay. Hirap nito, pero konting tiyaga lang, zoom. Yan, sundan lang natin yung face. Sa pag-shading pala, kung napapanood niya sa YouTube, kung mag-shading sila ay napakabilis. So, as for me naman, ay mabagal kasi yun nga, hindi naman po kasing galing nila mag-shade. So it takes time, maybe mga ilang oras para matapos, pero depende sa subject at depende sa detail, kung gaano ka-detail ang gagawin natin. So in this case naman, I think parang okay naman. Tignan na natin mamaya. Sorry. Sa bandang mata talaga nagkakalokohan eh. Hirap sa may bandang mata. Alt lang para maputol yung dulo. Yan. Itong part na to kahit hindi naman kasi tatakpan naman siya ng hair. Yeah. Okay. So first color, taas na natin. Next is yung second color natin. Which is, parang nakalimutan ko na kung paano gamitin. Yan. Second color natin. So, ano yung name natin? Base. Tapos siguro group natin, Control G. Sorry. Name, skin. So, base color. So, next is yung skin. Ang gagawin naman natin ngayon, hanapin natin yung mga pinaka-light parts ng image. So, the lightest parts are ito. Kasi yung ilaw galing dito sa kanan. So, papansin ninyo, yung light natin ang gagaling dito. So pag ganun yung ilaw. So makikita nyo in this part, kalahati yan. Almost 3/4 ng mukha niya ay light. And then sa kaliwa, yan, dark. Ibig sabihin, dito yung light source natin. So mostly, probably, mas maraming light colors dito. Gagawin natin, kukunin natin yung mga light colors. Combine. Okay, I think we're done with the light parts. Let's see. So ayan, let's color it with the second color. Ayan. And kwan pala pangalan nito. Diba we have yung two colors, layers natin dito sa may skin part. Gagawin natin
select nyo yung shape 2, which is yung second color, this one. Pindutin nyo yung alt sa keyboard, And then may papansin nyo, itapat nyo mismo dito sa pagitan, sa gitna ng dalawang layers natin. And click nyo yung alt, then click. So, mayayari dyan, magkakaroon ng clipping mask. Okay? So, pansinin nyo to. Kung hindi siya naka-alt, lalampas siya. Diba? Pero pag naka-clip mask siya, kung hanggang saan lang itong base natin, hanggang dun lang din ito. Kaya kahit lumampas-lampas tayo, okay lang. So, click nyo yan, alt. O, tignan nyo, napabali. Ay, naputol. Okay? So, yun yung trabaho niya. After nun, select ulit natin shape 2, second color. Second color. Punta tayo dito sa settings or options ng pen tool. Exclude overlapping. So, select natin exclude. Then, kakaroon tayo ng rectangle. Yan. So, what will happen? Babaliktad. Yung mga light colors na lalabas. Yan. So, meron na tayong light colors. After nun, check natin. Hindi ako nilagay this one. This. So, gagawin natin. Yan. Combine. Select natin yung one, tapos combine. Kunin natin yung yan kasi medyo sabi ko nga sa inyo, hindi ako yung sobrang galing. Kita lahat yan. Wala na adjustments na kailangan. Ipo tayo ganun. Pero may mga ganung tao, mga malalupit talaga. Ito, i-adjust din natin. So, yung lips, kukuha na. Ayan. So, adjust na. Hop. Ayan. Ayan. Kanting. Medyo. Okay. O ba? Kukuhin ko pa ba yung bang? Pwede. Bilit muna natin yan. Kunin natin yung ganyan. Ganyan, kunin natin bandang ganyan. Yan. Hindi naman masamang magkamali o mag-adjust, diba? Some changes, some modifications. Yan. Mas maganda makita nyo na yung mga pagkakamali ko para alam nyo nagkakamali din ako yung sa ilong kasi nasinin nyo yung light lumampas tayo, diba? Yan, kanting adjustments. Importante talaga dito makuha natin yung shape ng ilong eh. Saklap na pag diba, sayang naman yung tangos niya. Okay. I think we're going still to okay, a little about this. Yan. Kanti lang. Kanti lang naman. Not bad. Then, a little here. Ay! Subtract. Dapat pala hindi combine. Subtract natin. Subtract. Okay. Subtract. Sorry for that mistake again. Subtract. Basta ganun. Okay. Alright. So, and after that, we're going to add the mask. Mamask natin. So, make sure yung second layer, second color natin ang imamask. And then, go to eraser tool.
make sure the opacity is 30%. Okay, so different styles, some iba yung iba ginagamit ko ay brush. Sometimes I use the eraser. Minsan babawas ako ng fill, opacity, depende. Pero for this tutorial, we're going to use eraser kagaya ng tutorial ni BlackMatrix. So, eraser ang gagamitin natin. But I'm just going to somehow erase yung para hindi ganong malata yung shape. Diba? Hindi ganong aggressive yung shape natin unless we're using minimal, she's hindi ganong gumagamit ng masking, so masking tinatawag dito, so medyo burahin natin ka. Yeah. And ako, umiiyak na naman yung mga anak ng kapit bahay namin, no? Tinalo na naman yung bata, kawawang bata. So ayan, I think that's good enough for this video, and for the next video, continue to watch. Gagamitin natin yung 3rd, 4th, and 5th colors. So thank you, see you on the next video.